magkasintahan at nakatakda na po silang ikasal. Patay. Good luck. Ang ganda ni Maria. Pati si Barbie actually, super ganda nila dito. Kabuisin. Ano to? Iyo. Damaso in the making. Hindi tama, nasaktan mo ang kura. Pero mas nakakaloka yung fraile. Kapag imbento, sinaktan daw, ginanun lang naman. Totoo. Nakakatuwa si Clay dito. Hindi maganda ang kutab ko. Sadyang ibig ko pong sabihin, exaggerated. Yes. Ang laki po ng reaksyon sa mga bagay-bagay. Di po ba? Kumaka-arte siya, sakit na sakit, di naman totoo. Binabakla niya si Ibarra. Ang OA, overacting. Na yun din po ang... Hello guys, good morning or good evening, wherever you are. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. How was your weekend? Ako, nagpunta kami ng beach. Nag-chillax ako ng konti. And yeah, today, you know what's going to happen. I'll be reacting to Maria Clara Ibarra. Episode 11, ang bilis lang, grabe. Nakakadala yung story, guys. And ako mismo, hindi talaga ako nanonood ng mga teleserye. Hindi ko siya trip before. Pero pag ganito, like, why not, diba? Araw-araw talaga. Mag-recap na tayo ng konti. Last week, naalala ko, si Ibarra na sa San Diego na. And, may confrontation sila ni, Padre Salvi. Yung may pagnanasa kay Maria Clara. I saw sa teaser na, or trailer, na nandun na si Crispin at Basilio, yung mga bata, pati yung nanay nila, na si Sisa ba? Buntot-buntot pa rin si Clay at si yung best friend ni Ibarra na si Fidel. Nandun din sila sa San Diego, nakabantay kay Ibarra. And andun na si Mang Adong pala, yung katiwala ni Ibarra. Okay, I think ready na tayo panoorin tong episode 11. And I'll try to minimize my talking. Pero yung iba sa inyo gustong nagsasalita ako, naguguluhan ako. Pero I will really try not to speak habang nagsasalita sila para maintindihan nyo. Okay, nagtindihan ko kayo guys. Kasi yung iba, hindi nila napapanood sa GMA daw yung buong episode kasi blocked sa country nila. So, yeah, dito na lang sila nanonood. And then, considering that, I'll be more silent para hindi naman aantala. Char, nakakahiya naman sa inyo. Hindi na antala yung pagpapanood nyo ng teleserye. Okay, let's go! Sa akin, Ama. Kaya pala masama ang pakikitungo sa akin ni Padre Damaso. Dahil siya pala ang nangira at lalong nagdiin sa akin, Ama. Mabuti kang tao, rahat bawain sa kapwa. Lalo na dun sa pobreng babae at tinulungan siya makalaya gamit ang iyong mga hikaw. Maraming salamat. Paano ba iniiyak mo rin? Uwi na ako sa San Diego si Ibarra pa nagpaalam na husa sa akin. Eh di ba't pinagbabakasyon ko kayo ng tiya mo sa San Diego? Umiitiya ko sa'yo. Magkikita kayo doon ng nobyo mo. At sino ba San Diego para magpasya sa buhay ni Maria Clara na hindi ka nagsasangguni sa akin? Narito na tayo sa San Diego. Tama nga sinabi nila. May bagong kura na pala dito. May dayo yata. Manahimik ka, Crispy. Pira sa dentro, Basilio. Ang walang yang si Ibarra nandun na sa San Diego. Saan nyo dinala ang bangkay ng aking ama? Magsalita kayo! Inutos mo sa akin ng kura na hukain yung bangkay ng tatay mo at ipalibing sa libingan ng Moinchik. Hindi na nila ginalang ang aking ama. Labis-labis ng pagmamalapit nila. Relax lang po, sir. Ayoko matulad kayo sa papa nyo o kay Ate Lucia. Kaya sige na, kumalma lang kayo, sir, ha? Anong kasalanan ang maaaring gawin ng isang tao upang ituring mo siyang mas pababa pa sa hayop? Nagkakamali ka. Hindi ako ang nag-utos. Ay, sino? Si Padre Damaso. Siya ang nagnais. Hindi ko kay Damaso talaga. Ang pangtay ng patay. Grabe. Si Padre Damaso. Nakatitiyak po ba kayo? Oo. Siya nga. Hanggang sa kamatayan, ginusto niya parusahan ang ereke. Grabe. Kaya pwede ba tanggalin mo na ang iyong kamay sa aking balikat? Dahil nasasaktan na ako. Wait. Grabe, no? Unang-una, ang galing mag-acting nung Padre Salvi, yung pagkabig kasi ng Irehe.
biglang nag-shift sa Spanish, no? Ang galing niya. And si Dennis Trillo, grabe yung acting, yung ugat dito, nakikita nyo? Yung ugat sa may gilid ng mata niya. Tapos, mainit yata, kaya pawis na sila. Pero hindi natitinag yung acting nila, nakakabilib. Trick yung araw nito, tingnan mo. Tapos, ang dami kasing layers na mga sinusuot nila. Napanood ko yung video ng in-charge dun sa wardrobe nila. Ang daming layers pala, pati sa lalaki. So, ang init nito. Pero ang gagaling nila, yung acting nila on point pa rin. And yung cinematography pa rin. Napapansin ko, ang ganda ng mga shots. Parang movie talaga to. Perfect. Ganda ni Maria Clara. Hala! Tia! Same place! Bakit? Mukhang may kaguluhan? Magpapang-abot sila. Krisosto mo? Yan na. Magkikita sila. Krisosto mo? Ala! Tago girl! Magkakilala kayong dalawa. Si Crisostomo at si Maria ay magkasintahan at nakatakda na po silang ikasal. Patay. Good luck. Ang ganda ni Maria. Pati si Barbie actually, super ganda nila dito. Hindi ko inakala na ang binibini ay may nobyo na. May pagnanasa ka lang talaga. Sapagkat hindi rin naman nakagugulat. Lalo na't kahit sinong binata ang magnanais, mapangasawa ang dalagang kagaya mo. Ang awkward niya. Salamat ho, Padre, sa mabubuting mga salita, bagamat nakahihiya ho na pinupuri ako ng ganito. Omsin. At kinong Krisosto mo? Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din sa'yo, Binibini. Ang formal nila dati. Hindi ko akalain, ha? Narayan ka na pala. At hindi ko rin akalain na ang isang hombre violento kagaya mo ang magiging katipad ng isang matimtimang dalaga katulad ni Maria Clara. Hombre violento? Murasa ta. Diyos mio! Bakit ho, Padre? Krisostomo, ano ginawa mo? Wala. Sinaktan ako ng anak ng ere. Sinaktan? Paumanhin ho. Di naman. Ngunit hindi ko kayo sinaktan. Ipinatong ko lamang ang aking kamay sa inyong mga balikat. Ngunit pinigilan ko pa rin ang aking sarili. Kahit na napakasama ang nangyari sa aking ama. At pinapalabas mo bang ako ang nagsisinungaling? Keso'y mentiroso? Tuoreski. Walang galang ng Hope Riley. Ngunit nasaksihan po namin ang buong pangyayari. At tama po ang aking kaibigan na hindi niya po kayo sinaktan. Pinatong lang niya ang kanyang kamay sa... Tumahimik ka! Ay. May witness na nga, di ba? Ginoo kong Ibarra, magpasalamat ka at nandito si Maria Clara. At hindi ako maghahain ng asunto. Pero sa susunod na hawakan mo ako o saktan mo ako, hindi ako magdadalawang isip. Kabuisin. Ano to? Iyo, Damaso in the making? Hindi tama, nasaktan mo ang kura! Mawalang galang na po, Tia. Wala pong katotohanan ang mga sinasabi niya. Patawarin po ako ng aking ama. Ngunit nagsisinungaling po ang Fraile. Paumanhin. Nagpipigil lang yung ano eh. Tumarin niyo po ako sa aking mga sinabi. Si Ibarra. Krisostomo! Krisostomo, hintay!
Wala na, girl. Hindi ako napansin ni Maria Clara. Muntikan ka na doon. Muntikan ka na. Kaloko naman yun. I know. Talaga ba? Public place? Pero mas nakakaloka yung Friday. Kapag imbento, sinaktan daw. Ganun lang naman. Totoo. Nakakatawa si Clyde dito. Hindi maganda ang kutab ko sa pangyayaring ito. Oo nga. Pag-iinitan yun for sure. Magadulot ito ng masamang repercussiones laban sa aking kaibigan. Galing niya. Repercussiones. Grabe, no, automatic sila pag may mga Spanish words. Biglang ang fluid pakinggan ng Spanish nila. Ah, si Spirit Basilio. Natulog yun? Napagod yorn? Pagbubunod. Sinvergüenza! Sinvergüenza. Animales! Animal ka agad. Grabe naman. Uy! Salvahe pa yung talaga itong Salvi. Dapat Padre Salvahe, hindi Padre Salvi. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang, ha? Pati si Sisa, sasaktan ko! At hindi ko lang ba siya sasaktan? Ipapakulong ko kayo. Kayong mag-iina! Sa oras na may mga alam, sa lahat ng pinagagawa ko sa inyo, naiintindihan nyo! Fuera de aquí! Fuera! Nilagyan ba siya ng eye bags? Grabe yung, ano niya, yung itim sa under eye niya. Parang nakakatakot tuloy lalo. Eres un arrogante, Crisóstomo Ibarra. Eres un arrogante. Ibinuntong niya sa mga bata yung galit niya. Kagaling mo. May pagnanasa ka lang kay ano? Naminuwi na si Maria Clara. At gaya pa ng isang anak ng erehe at filibustero. So yun na nga. So main ano din pala to? May kalaban din pala to si Salvi talaga dahil may pagnanasa siya kay Maria Clara. So maiinis talaga siya kay Ibarra. And salbahe talaga siya kasi binuntong niya sa mga bata na naglilinis kaya nakatulog dun sa sahig yung galit niya. Kagaling mo, Salvi. Dapat nga salbahe talaga yung pangalan mo, hindi Padre Salvi. Buisit ka. Tapos biglang dasal. Taray! Perdóname, Señor. Sapagkat nagkasala ako. Perdóname, Señor. Lo siento mucho. Perdóname, Señor. Perdóname. Crisóstomo. Ano ba talaga ang nangyari? Maniwala kayo sa akin. Hindi ko talaga sinaktan ng fraile. Kahit na ibig ko, napigilan ko pa rin ang aking galit. At ano ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Dahil nalaman ko na pinahukay ang libingan ng aking ama at ipinaanod ang kanyang bangkay sa ilog. Napakawalang gala sa mga namayapa. Pero, iho, isang kura pa rin ang nagsalita laban sa'yo. Kahit na magsabi ka ng totoo, sino sa tingin mo paniniwalaan? Natatakot ako. Baka magaya ka dun sa naganap sa iyong ama, lalo na't parang maitinatanim na galit sa'yo ang ating bagong kura. Ang hirap pala dati, no? Napakasaklap ng manirahan sa bayang ito. Kung saan ang pagsisinungaling at pambibintang ng mga kasuklam-suklam na bagay katulad na lamang ng ginumala sa aking ama, ay tila siya ng kaugaliang gawaing ginagamit ng mga makapangyarihan at mayaman.
Jesus, tamo, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may makarinig pa sa'yo. Tama. Ayaw na natin dagdagan ng yamot ng kura. Wala akong magagawa kung pag-isipan niya ako ng masama. Ngunit maniwala kayo, hindi ko talaga siya sinaktan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang Braille. Por favor, Maria. Huwag ka nga mang kialam. Tama ngayon, Tia, Maria. Hayaan na lamang natin ito. Hayaan na lamang? Mas mabuti pa't mahilot na natin kung ano man ang galit ng kura sa iyo. Halika na, Tia Isabel. Grabe. Yung acting nila, ang gagaling. Ang ganda nung mga payong nila, Maria Clara. Outfitan kong outfitan talaga eh. Nasa simbahan siya ulit. Sa gil. Ah, sila Crispin at Basilio. Oh, ayan na. Amen. Manahimik ka, Crispin. Iros na dentro, Basilio. Vamos! May pasaya at doon sa kamay. Basilio. Huwag kayong matakot, ha? May pasa. Pinampas ba naman nung tungkod? Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo? Alam mo, hirap na ako. Binabasa ko, hindi ko naman naiintindihan. Paano ko magbabasa ng maayos eh lagi na ako binabantayan nyo? Flashback siya. Eh kasi nga, natakasan ka. Ikaw na lang kaya gumawa ng report ko. Total, nabasa mo naman na yung Noli, di ba? Uy! Sa truth lang, hindi. Ikaw lang talaga na pag-inita ni Sir. Pero, yung alam ko lang dyan is yung tungkol sa anak ni Sisa. Yun lang. Bakit ano nangyari? Sige nga. Wait lang. If I remember it correctly, nabaliw si Sisa dahil namatay siya ng anak dahil sa pambubugbog ng Braille. Hindi ko lang sure kung kanino kaya Crispin at Basilio yung namatay. Basta, isa sa kanila. Yun lang yung alam ko, Dai. Oh my gosh! Sorry na. Namatay na ba? Patang huli, wala akong palang alam. Parang ganun na nga. Sorry na, Dai. Yung Visaya pala yun. Wala nga, alala niya, may mga matay na bata. Yung Braille ba ang gumawa nito sa inyo? Kinikilabutan na ako at kinakabahan? Na may mamamatay. Parang ang intense na mga susunod. Halika kayo. Sumama kayo sa akin. Ng mga scenes. Muntik na sila magsalubong. Kinabahan ako dun. Senyor. Kauwi na si Ibarra sa bahay niya. Senyor, naunawaan ko po yung mga sinabi niyo. Dahil na nga sa masakit na nangyari sa inyong ama. Matagal ko na rin pong napagtanto na hindi po lahat ng Braille ay nagsasabi ng totoo. Si Padre Damaso, nag-imbento ng mga kasinungalingan laban sa inyong ama para siya'y makulong. Labis na nagdurugo ang aking damdamin sa lahat ng aking mga natutuklasan at nalalaman. Kung maaari lang sana akong gumanti sa kanila. Ngunit sino ba ang totoong matatalo? Alam niyo, Senyor, walang kahit sino man
ang maaaring tumalo sa mga praile. Batid ko ang lahat ng yan, mga dong. Kung kaya't labis-labis na pagtitimpi rin ang aking ginagawa. Dahil hindi nyo alam kung gaano kahirap pigilan ng galit. Ngunit hindi ako magpapatalo sa galit. At hindi ito ang wawasak sa akin. Tama kayo dyan, senyor. Kayo mahiya. Sige, pasok. Senyorita. Dumating na sila. Wait lang. Sir Ibarra. Sa nakikita ko, parang nauulit nga yung nangyari sa tatay ni Ibarra at kay Damaso. Tapos ngayon naman ang nangyari, si Salvi naman against Ibarra. Nauulit talaga yung ginagawa-gawan siya ng kwento, tapos pinag-iinitan siya. And malaki yung chance na mangyari kay Ibarra yung nangyari sa tatay niya na ikinamatay talaga kasi, di ba, kinulong, nasiraan ng bait. And yun ang kinakatakot ng mga side characters dito na mangyari kay Ibarra. That includes even si Maria Clara, na main character. So, kinakabahan ako. Ngayon pa lang, parang ang tragic ng mga mangyayari pa. So, anyway, patuloy tayo. Si Crispin po pala at si Basilio. Pasensya na po kung dinala ko sila dito. Sinaktan po sila ng praile at kailangan ko po silang gamutin. Gamutin niyo. Ang bait ni Clay. Kasi nurse siya. So parang may talaga siya. Parang passion niya yung mag-care sa mga tao. Now I get it. Magandang araw po, Padre. Nasa labas po sila, Maria Clara. Ay, buisit ka. Yung ngiti niya nang gigigil ako! Hindi tama to. May pagnanasa talaga siya kay Maria Clara . Ba't nilagay dun sa baso? Sino kaya iinom nun? Magandang araw ko, Padre Salvi. Como estas? Maaari ba namin kayo makausap? Mayroon na akong hinala sa nais mong pag-usapan, Binibini. Ngunit pagbibigyan kita, ano sa masamang ginawa sa akin ng iyong nobyo ang nais mong pag-usapan? Masamang ginawa sa'yo, wala nga . Chisero. Dahan-dahan lang ha. Aray! Ay, ang galing ng acting ng bata. Okay. Sige, o baba mo na. Iwasan niyong madumihan ng mga sugat niyo para hindi ma-infeksyon, ha? At lagi niyong hugasan para malinis. Baka nurse yarn. Okay. Sige, patuyuin niyo na muna yan. Tsaka ako nakayatid sa inyo. Kumain na muna kayo. Sige na. Shoutout sa mga nurse natin na mga kababayan. Binibining Clay? Sandali lang, ha? Pinahanga mo ako. Lalo na't kanina pa kitang pinagmamasdan at marunong kang manggamot na tila isang dalubhasa. Paano mo natutunan ito? Ako, sir, hindi mo na itatanong. Nursing student ako. Bumubulong ka na naman. Pasensya na. Parang siya sinaulo talaga magawa ganun siya. Feeling ko sa perspective ni, Grabe si Ibarra. Ang ex-sage, kumakapanakit, ang OA. Hello?
Sanj? Lagi na niya. Anong ibig sabihin nun? Explain mo. Exagged ang ibig ko pong sabihin. Exaggerated. Yes. Ang laki po ng reaksyon sa mga bagay-bagay. Di po ba? Kumaka-arte siya. Sakit na sakit, di naman totoo. Binabakla niya si Ibarra. At yun OA, overacting. Na yun din po ang ibig sabihin. Tinuruan. Exagged at OA. OA. Naku. Kakaiba talaga ang iyong pananalita, Miss Clay. Nagagalak akong malaman ang mga ibig sabihin ng iyong mga salitang binigkas. Exage at OA. Gagamitin niya ngayon? Dahil tama ka. Isang ang exage OA yung si Padre sa akin. Perfect! Buset. Padre, gagito si ano eh, Clay eh. Unawain niyo na lamang ko ang aking nobyo. Kayo man ho ang lumagay sa kanyang kinatatayuan ay hindi ho madaling tanggapin sa kalooban ng mga naganap sa kanyang ama. At bakit ako ang pagbibintangan? Gayong wala naman akong ginawang masama sa kanila. O ikaw na yung righteous. Ganyang klaseng lalaki ba ang nais mong pakasalan, senyorita? Nakatulad ng kanyang ama. Ano naman? Ay tila walang respeto sa isang kura at sugo ng Diyos sa katulad ko. Ay nako, ko ikaw lang naman, Salvi. In fairness sa'yo, sir. Ang cute ng pagkakabigkas mo. Bagay. Ay! Kuklay. Lalo ko tuloy naiisip ang pinagdaanan ng aking ama. Siya'y pinagkakaisahan na wala namang kasalanan. Lalo na ngayong naranasan ko rin ang kasinungalingang nalasap niya noon. Sir, kung may magagawa lang sana ako. Hayaan ko muna si Maria Clara. Titingnan ko kung ano magagawa niya para pahupain ang galit ng kura sa akin. Sana mapahupa ni Maria Clara. Mag-isip ka ng mabuti. Mag-isip ka kung nararapat si Ginoong Ibarra na mapangasawa mo. Ang bilis! Tapos na! Paguhin ang nakalipas. Grabe. Maiiba kaya for tomorrow. Ang mangyayari bukas. Bago mo gawin. Itong taon din akong nawala. At napansin ko na hindi ka lamang naging higit na mabighani. May kakaibang tibay ng loob din ako nasisilip sa iyo ngayon. Totoo. Talapat mas lalo akong humahanga sa babaeng pinakamamahal ko. Resource finally. Ay. Maria, huwag ka lang kumapit sa akin. Naman ni ate. Pag-isipan ka na masama ng mga nakakakita. Hindi po ako naniniwalang hindi ko mababago ang kwento at kapalaran ng mga. Ay, babaguhin niya. Hindi ka na nabibilang sa amin. Mula ka sa mundo ng mga bagong tao. Hala! Hala! Ano ba yung partner na Tanya ba yun? Hala, nalaman na hindi siya taga dun. Hala! Exciting to! Oh, okay, may abangan na naman tayo bukas. Grabe. Patindi ng patindi. Kinakabahan talaga ako, guys. Lalo na hindi ko talaga alam yung story. Ganun ako ka-worst sa history before. Hindi talaga ako interesado. Tapos nung nalaman ko kanina, sinabi ng babae, nung nag-flashback si Clay, na may mamamatay na isang bata, tapos nabaliw daw si Cisa. Parang ang tragic ng mga mangyayari. Tapos hindi pa kasama dun yung mangyayari kay Ibarra, tsaka kay Maria Clara. Kinakabahan ako, oh my gosh. So anyway, na-establish natin today, si Clay, ang pagiging nurse niya. Gamit niya dito at nakita yun ni Ibarra. So, ewan ko lang, parang magiging love triangle talaga to. Parang mai-love talaga si Ibarra later on din kay Clay, eh, no? Siyempre, makabagong Maria Clara din naman siya. Parang, kung sa akin, ha, parang same Maria Clara, ibang panahon lang si Clay galing. Na-establish din natin na si Maria Clara ay matapang. Diba? Kasi siya yung nagpumilit na kausapin yung
Padre Salvahi, Salvahi tuloy. Padre Salvi, na wag na lang anuhin si Ibarra, pero parang feeling ko hindi mangyayari yun kasi yung Ibarra, kinakainisan talaga ni Salvi, gawa nga kakompetensya nung Padre Salvi. So anyway guys, that was all for today. That was my reaction. Thank you so much for staying here. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming maraming salamat sa pagtangkilik ng mga reaction videos ko for Maria Clara at Ibarra. And bukas ulit, kita-kits ulit tayo guys. Same time, morning ko na-upload yung video ko. And yeah, once again, thank you so much sa inyo. And see you again tomorrow.